Ayan, kumusta sa lahat ng mga nakikinig, nanonood sa atin dito sa video natin ito, no? So dito sa video natin ito, ipapakita natin kung paano ba ginagamit yung equations of motion para mag-solve ng acceleration ng isang object given yung mga forces na nag-a-act sa kanya. So gagamitin natin yung equations of motion, i-set up natin yun, gagamitin natin yung Newton's law, laws of motion, para i-solve din yung acceleration or kung ano man yung parameter na hinahanap sa atin. So dito sa example na to, so babasahin natin. A 50 kg crate is being pulled by a 350 Newton force along a smooth horizontal surface as shown. So ito 'yon. Determine the acceleration of the crate. So ang sabi dito, meron daw isang crate. Yung crate na 'yan, hinihila nitong force na to, 350 newtons. At yung 350 newtons na siya, na to, ito po ay medyo patagilid. Paganyan yung force niya. Paganyan. Na, ang direction niya is 330 degrees. Ito lang is 330 degrees mula sa horizontal. So, pag hinila mo daw siya, sabi dito, yung crate daw ay gagalaw, being pulled along a smooth horizontal surface. Yung paghila daw sa kanya nitong force na to, gumalaw daw siya, nagkaroon siya ng movement, no? Along dito sa horizontal surface nito. Ito may mga dash-dash na yan. So, ang tanong daw, ano daw kaya yung acceleration nitong crate na ito? Ganyan. So, ang una natin gagawin, pag-solve ng problem, in general, lagi natin gagawin, isulat muna natin kung ano yung alam natin. Kung ano yung meron tayo. Yun yung given. Sulat natin muna, ano ba yung mga given? Tingnan natin, ano yung alam natin? Ano? So, unang-una, meron daw tayong given na mass ng crate. We may equal sa 50 kilogram. Okay? So, yung mass ng crate given sa atin. Meron tayong force. Sabihin natin yung force ay P. Na equal daw sa 350 newtons. 350 newtons. Na directed siya 30 degrees mula sa horizontal. 30 degrees. Yan, 30 degrees. Ngayon, ito yung mga alam natin. Anong susunod natin gagawin? Susunod natin gagawin, isusulat natin ano yung hindi natin alam, ano yung hinahanap natin. Yun yung required. Required. Sulat natin ano yung hinahanap natin. At ang hinahanap natin, sa totoo lang, ay acceleration ng crate. Yan. Yung sunod. So, yung step 2, step 3, po-formulate na natin yung solution. And para mag-formulate ang solution sa mga gantong mga bagay, kailangan natin ng tinatawag na FBD, free body diagram. FBD nung object sa to. So, para magawa yun, ang gagawin natin, itong kukonsider natin ang FBD, free body diagram nitong crate na to. Para magawa yun, tatanggalin natin lahat ng suporta. Meron siya. Di ba, isa lang naman ang suporta meron siya. Sahig lang. Yan lang sumusuporta sa kanya. Yeah? So, itong crate na to, ang gagawin natin, isusulat natin lahat ng forces na gumagana sa kanya, na nagpapagalaw sa kanya. So, unang-una, kung ang meron dito, sa object na to, meron siyang bigat. Diba? Meron siyang weight. Weight. And yung weight na yan, alam natin, equal siya sa mass mc g. Yan. Yan yung timbang. Mc, yung mass niya, mass ng crate, times g, acceleration due to gravity. Na 9.8 meter per second squared. Bukod pa dyan, yan, meron siya, sinusuportahan siya itong seg na to. Yung suporta, pataas siya
Yeah, suporta niya pataas. Parang itin binubuhat siya ng itong side na to, kaya pataas yung suporta. Yun po ay tinatawag nating normal force end. And ang panghuli, yung puwersa ng humihila sa kanya, ay yung force ng humihila sa kanya na 350 newtons. Newtons directed. Susulat natin lagi yung direction. 30 degrees. So, yan. Yan po yung mga alam natin. Ito, para mas madali ang buhay, solve na natin to. Equal po siya sa, kagaya sinabi ko, 50 times 9.8 meter per second squared. Siya po ay equal sa, gagawin natin ang kulay ng board. Siya po ay equal sa 50 times 9.8 ay 490 newtons. Yan, yan yung weight ng crate. Susunod natin gagawin, kailangan natin i-set up yung mga axis niya. Ano ba yung axis niya? So dito, sa mga ganitong kasimpleng problems, ang axis lang po kinagamit ay yung vertical Y and horizontal X. And at saka, tatandaan nyo, kapag ginamit natin yung Y at X, kadalasan, tingnan nyo, itong direction ng arrow na to, yun, Y, ito magsasabi kung ano yung direction ng positive. Ang ibig sabihin, lahat po ng pataas na, na forces ay positive, lahat ng pakanan na forces ay positive. So, ganun. Ito yung convention dito po sa axis na pinili natin. Kailangan nating tandaan niyang mabuti yung assumption ng kung alin yung positive, saan direction yung positive. Kailangan natin yan pag nag-setup tayo ng equations of motion. So ngayon, mag-setup tayo ng equations of motion. Unang-una, dito, pag tinignan natin, yung paggalaw, meron tayong puwersa sa vertical, di ba? Pero tatandaan nyo, dito sa kasong to, gumagalaw lang po yung crate, sabi niya, being pulled along the horizontal surface. Ibig sabihin, kagaya sabi ko kanina, pa ganyan lang. Di ba? Pahalang lang yung kanyang pakanan lang yung kanyang paggalaw. So, pag nag-setup tayo ng equations of motion, hindi na natin kailangan tingnan yung forces sa Y. Kasi hindi naman siya gagalaw dyan, hindi siya mag-accelerate dyan. Ang kailangan lang natin malaman kung ano yung epekto ng mga forces na to sa X direction. Kasi, dun lang siya gagalaw. So, sa setup natin yung equations of motion, unang-una agad pag nag-setup tayo equations of motion, tatanda natin yung convention na ginamit natin sa axis kung alin yung positive. At kagaya na sinabi ko, positive ang pakanan. Yan, ito yung ibig sabihin nun. Positive yung pakanan. So, lagay tayo, summation daw ng forces sa X, yan, ay equal sa, so yan, dito natin gagamitin yung Newton's second law of motion. Sabihin natin, ito daw, crate na to, hinila ng 350 newton force, nag-accelerate, gumalaw siya pa kanan, di ba? Nag-accelerate siya pa kanan. So, ang mangyayari po, dyan, ay magiging, ito, by Newton's second law of motion, summation din of forces ay equal sa mc times acceleration c. Ulitin ko, ito po ay mula sa second law of motion. Newton's second law of motion. So, kung hindi kayo pamilyar doon, may video akong ginawa. So, panoorin nyo para maintindihan nyo kung ano yung Newton's second law of motion. Ngayon, set up natin yung equations. Ito, along the x-axis. So, ang gagawin natin, hahanapin natin lahat ng forces na may component sa x-axis. Kung mapansin nyo, yung normal force, pataas lang siya. No? Purong pataas. Hindi siya makaka itong pong side na ito, kahit anong mangyari, yeah? Horizontal po iyan. Kahit anong mangyari, hindi niya kayang pagalawin yung crate pa kanan, yeah? Ganun din yung timbang niya. Dito sa kasong to, flat po yung side. So, hindi niya kayang pagalawin yung pa kanan. So, ibig sabihin, ang itong dalawang to, walang component po along X. Wala, ulitin ko, wala siyang component along sa X-axis. So, ang meron lang component po sa X-axis sa totoo lang ay itong 350 newton force.
course. Itong component niya ay 350 cosine. Cosine 30 degrees. Saan po nanggaling yung cosine 30? Yung cosine 30 po nanggaling nung ni-resolve natin itong 350 sa kanyang components. So, kung hindi kayo familiar sa pag-resolve ng component, pag-aralan nyo kasi basic po yung skill sa pag-solve ng mga itong problems. Ano? So, dito, 350 newton, cosine 30. And titin natin direction. Ang direction niya ay pakanan. Pakanan siya. So, ito ay positive. Sulat natin para positive. Ay equal daw sa, di ba? Wala na ibang forces dito. Di ba? So, equal na kagad. Equal sa mass ng crate. 50. A sub C. Hindi natin alam yung A sub C. Ngayon, kung mapansin nyo, A sub C na lang po yung unknown dito, yung hindi alam. So, ibig sabihin, mahanap na natin yung value ng A sub C. Ay equal pala siya sa 350 cosine 30 divide mo ng 50. O, yun. At equal po iyan sa 350 times cosine 30 divided by 50, 6.06 meter per second squared. Ayan po ang ating sagot. Yan po yung acceleration nitong crate na ito. So, sana may natutunan kayo dito sa simpleng sample problem na ito. And marami pa po tayong video dito kung paano maganap ng acceleration. So, pahirap ng pahirap ng konti. So, I suggest panoorin nyo para matrain din kayo kung paano po mag-solve ng mga ganitong klaseng equations. So, maraming salamat sa panonood. And kung meron kayong mga katanungan, kung may mga hindi malinaw sa mga sinabi ko, o meron kayong katanungan, isulat nyo lang sa comment section at sasagutin ko naman po yun. Maraming salamat.